Si Apollo Quiboloy, unti-unti na pong nauubos ang sanglibutan para sa kanya. Hindi, nagbibiro lamang po ako. No? Kasi sabi niya, pag-aari niya raw po ang sanglibutan eh, at ang ating mga kaluluwa. Pero mukhang yung nagsasabi ng pag-aari ang sanglibutan at ang ating mga kaluluwa, ay mistula pong hindi ko mawari kung natatakot ba o naghahanap lamang talaga ng due process para sa kanya. Pero alam naman natin na ibinigay po ang due process dito kay Apollo Quiboloy, in particular sa ating Kongreso. Both houses, binigay ang pagkakataon na madinig ang kanyang panig. Pero mas pinili niya na hindi po harapin ang mga ito at bastusin pa sa pamamagitan po ng pagbibigay ng 17 kondisyon, particular sa Senado. At dahil po dyan, natapos na po yung due process. At sabi nga nitong si Senate President Mick Zubiri, ministerial na lamang yung kanyang naging gawain para po sa paglalabas ng mandamiento de arresto or warrant of arrest dito kay Apollo Quiboloy. At kahapon po iyan nangyari. Meron na pong warrant of arrest itong si Apollo Quiboloy at directed po nito ang Sergeant at Arms ng Senate of the Philippines para ipatupad po ito within 48 hours. Pero lilinawin lang din natin at mapapanood din naman natin dito sa balita na ito na ang Philippine National Police po ay limitado lamang ang kanilang gagawin sa pagbibigay po ng proteksyon at seguridad sa Sergeant at Arms ng Senado. Kapag ito po ay request ng kanilang protection and security para po sa pagpapatupad ng paghuli dito po kay Apollo Quiboloy. Basically, sa madaling paliwanag, ang aaresto ay ang Sergeant at Arms ng Senado. Pero sa kabilang dako, meron na po kasi itong kinakaharap na kaso sa korte, diyan po sa Davao City at dito sa Pasig City, kung saan isa po dito ay walang piyansa. Bago po tayo magpalawig sa ating talakayan, balikan po natin ang balita at panoorin po natin ito, mga tol. Samantala, tapos na ang mga palugit at tuluyan ng ipinaaresto ng Senado ang leader ng organisasyong Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Kinasuhan na rin si Quiboloy ng child abuse sa Davao City at qualified human trafficking sa Pasig. May unang balita si Salima Refran. Pinaaresto na ng Senado si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy dahil sa pagmamatigas na di pagharap sa investigasyon ng Senate Committee on Women and Children sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. O, balikan lang natin ha, para alam niyo po yung pinaka-konsepto nito pong pinag-uusapan natin sa balita. Itong si Apollo Quiboloy, una po itong pinatawag buwan po ng Enero, Pebrero at saka Marso. O kung mali man ako sa buwan, Pebrero at March, definitely, yan po yung mga buwan kung saan una, ikalawa, at ikatlong beses pinatawag itong si Apollo Quiboloy. Hindi po siya dumalo doon po sa first hearing, sa second hearing, hindi po siya dumalo, kaya po si night in contempt po siya nitong si Risa Ontiveros. Pero agad pong, sa ikalawang hearing, siya po ay hindi dumalo, kaya nirequest po nitong si Risa Ontiveros na maglabas po ng subpoena ad testificandum ang Senado. At ganun nga po ang nangyari, ito po ay nakapetsa para po sa March 5. Dahil po doon, hindi rin po dumalo itong si Apollo Quiboloy at doon na nga po si night in contempt itong si Quiboloy nitong committee na pinamumunuan ni Risa Ontiveros, ang Committee on Children, Women, Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Subalit na antala po ito sapagkat may mga senador na kumampi po dito kay Apollo Quiboloy, in particular, ang nag-tutol na senador para po umusad yung proseso na sinasabi na 7 araw para makakuha ng majority of signatures, walang iba kung hindi ito pong si Senator Robin Padilla. At nais ko lamang pong ipagdiinan sa inyo ang mga senador na pumirma sa pagtutol na yan ng paglabas ng warrant of arrest para kay Quiboloy. Ito ay sina una, Senator Robin Padilla. Malapit na po ang halalan ha. Yung mga re-electionist po dyan
na mga kumakampi po sa mga ganitong uri ng individual, tandaan po natin ang pangalan. Nandiyan po si Christopher Bongo, si Cynthia Villar, at saka ito pong si Amy Marcos. Salamat at pinanindigan po nitong si Senator J.B. Ejercito kung ano ang tama at dapat. Dahil nga po nung una, pumirma siya, pero matapos po ang ilang minuto or almost an hour, binawi niya po ito at pinanindigan niya na dapat humarap sa Senado itong si Apollo Quiboloy. Lumipas ang mga araw, 7 araw to be exact, at hindi po nakakuha ng sapat na pirma ito pong si Robin Padilla, sapagkat lahat ng mga miyembro nito ay either hindi po pumirma o hindi na po nagkomento doon po sa request ni Senator Robin Padilla. Kaya naman, naging parte pa rin ng due process ay ang pagbibigay ng tinatawag na show cause order. Ang show cause order na ito ay alinsunod doon po sa naging ruling ng Korte Suprema kung saan na-question po yung legality ng naging aksyon ng Senado sa nakalipas ng mga taon. At para po hindi na ma-question itong si Apollo Quiboloy, 48 hours show cause order, ngunit sa pagkakataon na ibinigay po o paliwanag na ibinigay ng kampo ni Apollo Quiboloy, ito pa rin po ay hindi sumapat para umayon ang committee na pinamumunuan itong si Ontiveros. Kaya naman, after po ng expiration ng 48 hours, last Friday, kung hindi po tayo nagkakamali, nag-request na po itong si Senator Risa Ontiveros for the release of warrant of arrest. Still na delay po ito dahil nasa labas ng bansa ng mga panahong iyon itong si Senate President Mig Subiri. Pero alam naman natin ang naging kwento, kaya nga po dito na tayo nag-uusap. Meron ng warrant of arrest, yet hindi pa po ito na ipapatupad. Aalamin natin ang development po nito mamaya at sa mga susunod pang panahon. Kaya muli, balikan po natin ito pong balita. Walang karapatan si Quiboloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Yan. Maliwanag po kasi talagang parang binabastos nitong si Apollo Quiboloy ang Senado. Biruin mo, maglabas pa siya ng 17 kondisyon para lamang umapir dito sa Senado. Isa po rito ay ang tanggalin ng mga resource person o nagsasabing biktima sila ang kanilang mga takip sa mukha at magbigay kay Quiboloy ng walang limit na oras para po magtanong sa mga gusto niyang tanungin at limitahan, wag limitahan ng Senado para sa mga kasagutang yes or no. At napakarami pa, 17 po lahat yun, na unay pinabulaanan na masasabi po natin, I do not know kung sinungaling siya o nag-de-delay yung tactics lamang. Ito pong si Attorney Ferdinand Topacio. Kasi nung binlog po natin ito at pinalabas sa balita, pinabulaanan po nitong si Attorney Ferdinand Topacio na itong si Apollo Quiboloy ay nagbigay ng kondisyones sa Senado para mag-appear ito dito. Ngunit, alam naman natin na kumalat din po ang video na si mismong Quiboloy ang nagsasabi nito, 17 kondisyon. Pambabastos po yun, hayagan sa Senado. At kung ano man ang ginagawa din itong si Quiboloy sa House of Representatives, marahil pambabastos din kasi talagang tahasan niyang hindi po kinokonsidera kung ano po ang mandato at otoridad ng ating Kongreso, both houses, the Senate of the Philippines and the House of Representatives. Kaya ito ngayon nasasabi nitong si Senator Risa Ontiveros. Kung sana sa simula pa lang humarap na sila, eh hindi na kailangan umabot sa ganito. Eh kaso ang dami pa niyang drama. Binigyan pa noon ang pagkakataong magpaliwanag si Quiboloy sa pamamagitan ng show cause order. Pero di nakumbinsi dito ang komite. Paliwanag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ginawa raw ng Senado ang lahat para mapadalo sa mga pagdinig si Quiboloy. Pati pa nga ang back-channeling. We tried our best, even back-channeling, to ask Pastor Quiboloy to attend the best possible way we can to other mediaries, intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Paniniguro ni Zubiri, oras na maaresto at dalhin sa Senado, titiyakin raw ang kanyang seguridad at igagalang ang kanyang mga karapatan. Ang Senate Sergeant at Arms ang inatasang magpatupad ng arrest order. Dati nang sinabi ng PNP na handa silang magbigay ng assistance
Pero wala parang official na request para rito. Yan ha. Lilinawin natin ito kasi baka magkamali tayo ng pagkakaunawa. Ang trabaho dito ng Philippine National Police ay hindi katulad ng kanilang trabaho kapag may warrant of arrest na regular na lumalabas sa korte. Kasi sa korte, merong particular na utos para sa mga to any peace officer at isa po dito ang Philippine National Police. Kaya sila mismo ang magsasagawa ng pag-execute or implement ng warrant of arrest. Dito po, sa case nitong si Apollo Quiboloy dyan po sa Senado, ang inuutusan ay ang Sergeant at Arms. Pero syempre, alam naman natin na ito ay maaaring mauwi sa kaguluhan dahil yan nga po yung banta ng kampo nitong si Apollo Quiboloy. Kaya malamang sa malamang, hihingi po ito ng tulong sa ating Philippine National Police para sa kanilang proteksyon at seguridad. Ganun pa man, kailangan lahat nakalagay sa papel. Hindi pa pwedeng walang request tapos nandiyan na kagad ang Philippine National Police. Kaya tingnan natin kung iyan bang Sergeant at Arms tutungo ngayon sa Davao kasi 48 hours ang binigay po sa kanila. Bilang yan mula kahapon hanggang sa kasalukuyan, dapat ma-execute nila ito. Otherwise, i-return po nila yan sa Senado at magpapaliwanag kung bakit hindi po nila na-aresto ito pong si Apollo Quiboloy. Tuloy natin ang pakikinig dito bago natin pag-usapan yung mga kaso ni Quiboloy sa korte naman, mga tol. Paglilinaw naman ng PNP, limitado lamang ito sa pagbibigay seguridad sa mga miyembro ng USAA sa implementasyon ng arrest order. Sabi naman ng kampo ni Quiboloy, nire-respeto nila ang desisyon ng Senado. Pero gagamitin raw ni Quiboloy ang lahat ng legal remedies para maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Samantala, naisampa na sa korte sa Davao. Yan na. Kaso na to, ha. Sabi ni Quiboloy, gagamitin niya ang lahat ng mga legal na remedyo. Pero hindi po bahagi ng legal na remedyo ang pagtatago sa Senado. And more so, ang pagtatago dito po sa maaaring ilabas na warrant of arrest anytime or soon na ng korte. Diyan sa Davao at dito sa Pasig. Ang mga kasong sexual abuse of a minor at other acts of child abuse laban kay Quiboloy at limang iba pa. Sa korte naman sa Pasig sinampa ang kasong qualified trafficking. Nagrekomenda ang Davao City Prosecutor ng piyansang 180,000 pesos para barya lang niya 180,000. At para sa mga kasong sexual abuses, pero buti na lamang para masigurado ang presensya nitong si Apollo Quiboloy ay meron pong non-bailable offense. Sa kasong sexual abuse, 80,000 pesos para sa maltreatment at non-bailable naman ang kasong qualified trafficking. Yan. Puntahan natin ngayon yung particular post about that ng Department of Justice. Kahapon po ito inilabas ng Department of Justice. The Department of Justice announces the initiation of legal proceedings by the Davao City Prosecutor's Office against Apollo C. Quiboloy and several associates following a directive from the resolution AAA. Ito po ay ginagamit na mga letra para po itago ang pagkakakilanlan ng isang biktima, lalong-lalo na po sa mga sexual abuses cases. AAA versus Quiboloy et al. At iba pa sa madaling salita ang et al. Issued on March 5, 2024 by the Secretary of Justice. This action arises from allegations of sexual and child abuse. Specifically, Apollo C. Quiboloy faces charges under Section 5B of Republic Act number 7610, other sexual abuse. Para po sa madaling pangunawa, ito pong Republic Act 7610, ito po yung child abuse kung tawagin natin sa layman's term, ano? Pero malawak po ang sakop nito. Focusing on the protection of children against abuse, exploitation, and discrimination. Furthermore, additional charges under Section 10A of the same act have been filed against Quiboloy along with Jacqueline W. Roy, Crescente, Canada, Pauline, Canada, Ingrid C. Canada, and Sylvia
Semanes, mukhang magkakamag-anak pong tatlo na to, ano? Puro Canada ang apelido. Aimed at safeguarding children's psychological and emotional health. Moreover, the Davao City Prosecutor's Office has endorsed a complaint for qualified trafficking in persons to the DOJ main office pursuant to Department Order 144, the Task Force on Women and Children and Against Trafficking in Person was directed to prepare the necessary information against respondents Pastor Apollo C. Kibuloy, Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada, and Sylvia Semanyes for the crime of qualified human trafficking under Section 4A of Republic Act 9208 as amended, pursuant to the resolution promulgated on March 5, 2024 by the Secretary of Justice. This information was filed before the appropriate court in Pasig City. Sabi pa po dito ng ating Secretary of Justice, quote and quote, the Department of Justice is dedicated to the enforcement of our laws and the protections of our children from exploitation and abuse. This case underscores our commitment to hold accountable those who would harm our society's most vulnerable. Let this serve as a reminder that no individual, regardless of their position, is above the law. Now, for clarifications lang ha, mga tol, hindi po ako nagmamarunong. Kung ayaw nyo po sa mga sasabihin ko, pwede naman po kayong lumisan dito po sa ating live streaming. At ipinapaalam ko lamang po sa inyo na hindi po ako isang abogado. Ako po ay isang criminologist at nagtuturo po ako sa mga estudyante ng Bachelor of Science in Criminology ng ating pong pinag-uusapan, ang Criminal Law and Jurisprudence. At bahagi po ng Criminal Law and Jurisprudence, yung mga binanggit po dito sa balita mula po sa Department of Justice. Para sa kalinawan po ng lahat, kasi ilang beses pong binanggit ang salitang information. Ang information po, hindi po ito yung mga facts na pagkakaalam po natin normally kapag ang pinag-uusapan po ay pagsasampa ng kaso. Information is differentiated with complaint. Diba? Mababasa po ninyo ito sa Revised Rules on Criminal Procedure. Pero papadaliin lamang po natin ang discussion. Ang complaint, reklamo sa madaling paliwanag. Usually, ito po ay sinasampa either sa police or direkta po sa prosecution or prosecutor's office. Ngayon, lahat ng mga impormasyon, nagsisimula po yan sa complaint. Hindi maaaring magkaroon ng information kung wala pong reklamo. Kaya basically, pagka nagkaroon ng complaint, gugulong ang proseso at after determination of probable cause kung tawagin, yung mga sapat na basihan para po isampa ang reklamo sa korte, probable cause po ang tawag doon, kailangan ma-determine po iyon ng prosecution. Pag na-determine na po iyon, susulat na ngayon yung prosecutor at ito po ay syempre coupled with evidence, testimonial, physical, and other forms of evidence at ito po ngayon ay iaakyat sa korte. Yung sinulat po na yon ng prosecutor na iaakyat sa korte, ang tawag po doon information. An accusation in writing charging a person with an offense and filed with the court, to be more specific. Yun po yung definition ng information. Kasi makailang beses po natin binasa kanina yung information, baka mamali po kayo sa pagkakaunawa. Ngayon, naisampa na po ito sa korte dyan po sa City of Davao at dito po sa Pasig. Let's focus now dito sa Pasig. Kasi yung sa City of Davao, barya lang po yun eh. Ang bail is hundreds of thousands. Eh, ang property nitong si Kibuloy, grabe. Napakarami. In fact, meron nga po siyang isang property dyan po sa Estados Unidos, sa Las Vegas at sa Hawaii na multi-million pesos ang halaga. Kaya naman, kung ang pag-uusapan ay piyansa lamang, wala, kahit sabihin mo, pagpiyansahin mo 100 million itong si Apollo Kibuloy or even 1 billion, kayang-kaya niya pong pang magpiyansa.
Pero kapag nakakapagpiyansa kasi ang isang tao, nakakatakot yung pagkakataon na tumakas ito. Kaya buti na lamang merong isang tao ay isang pagkakataon na siya ay sinampahan ng qualified trafficking in person. Ang qualified trafficking in person, ito po ay may kaparusahan na life imprisonment. Wala na po kasi tayong death ngayon. That is prohibited under Republic Act 9346, yung prohibitions of the impositions of death penalty na nag-operate, na naging nag-materialize noong 2006 sa panahon po nitong si Gloria Macapagal Arroyo. Dahil nga po, ito ay life imprisonment ang penalty. Initially, no bail po yan. Pero lahat po kasi ng kaso, mga tol, is considered pwedeng bigyan ng bail. Huwag po natin ipagkakamali yon. Alam na alam po iyan, particular ng mga magagaling na abogado. Ngunit sa atin kasi, yung ordinaryong pangunawa, kala po natin, kapag ka no bail, no bail na. Di po yung totoo. Ano ang katotohanan? Meron pong requirements na dapat mapulpil para hindi po tuluyang makapagpiyansa ang isang naakusahan ng seryosong krimen. At merong kaparusahan ng life imprisonment or reclusion perpetua. Ang reclusion perpetua, pagkakakulong ng 20 taon at isang araw hanggang 40 years. Ano yung dalawang requirement na yan? Unang-una, yung binabanggit natin, dapat may kaparusahan ito na life imprisonment or reclusion perpetua. At ang ikalawang pinakakailangan, dapat malakas ang ebidensya. Nakalagay po yan sa ating konstitusyon as parte po ng rights of the accused under the Bill of Rights. Kaya kung talagang sa paniniwala nitong si Apollo Quiboloy, idamay na natin itong sina Gerald Bantag at saka si Arnulfo Teves, susuko sila. Kasi sabi nila, mahina ang ebidensya laban sa kanila. Sabi nila, lahat yan ay gawa-gawa lamang. Susuko sila kasi makakapag-bail sila. Ang pinakamagandang halimbawa nito, si Leila Delima. Si Leila Delima ay may kasong kinakaharap for drug laws violations. Di ba? Conspiracy to commit to trade drugs yata yung, kung di ako nagkakamali, section 26 or 27 ng Republic Act 9165, yung kaso na natitira nitong si Leila Delima, at may kaparusahan yung life imprisonment. At nakapagpiyansa itong si Leila Delima kasi sinasabi na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Isang halimbawa din na ngayon ay dismiss na, itong si Bong Navarro. Nakapagpiyansa si Bong Navarro dahil ang ebidensya laban sa kanya ay mahina. Isang halimbawa din ay ang ating Presidential Chief Legal Counsel. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, meron po siyang kasong plunder yata, ano? Ito pong si attorney, now former senator, attorney Juan Ponce Enrile, ang Presidential Chief Legal Counsel po natin. Nakapagpiyansa po siya dahil mahina ang ebidensya. At ganun din naman itong si Senator Jinggoy Estrada before, pero dismiss na yung kasong kinaharap niya, except doon sa isa na nakonvict siya, pero hindi naman may kaparusahan ng life imprisonment. Kaya still, pwede pa rin siyang magpiyansa at ganun nga po yung ginawa nila. Lahat po ng pinag-uusapan natin dito, mga tol, is about due process. At lahat yan ibinigay dito kay Apollo Quiboloy. Kaya walang rason para sabihin nila na nilalabag po ang karapatan nitong si Apollo Quiboloy. And sa kayamanan niya na tinataglay ngayon, mga tol, napaka-imposible na hindi po ma-acquit itong si Apollo Quiboloy o makapagpiyansa kung mahina talaga ang ebidensya laban sa kanya. Ang dami pong mga abogado nito eh. Pero bakit po nila pinipili na i-delay ang proseso? Bakit po nila pinipili na ngayon magbigay pa ng kondisyon bago mag-appear sa Senado? But definitely, sa tingin ko, mga tol, because of the development na ito'y may kaso na sa korte, hindi na po ito magpapakita. Yan ang aking paniniwala dito, mga tol. Na itong si Apollo Quiboloy
mag-aala Gerald Bantag po ito ngayon at mag-aarnul po Tebes. At isa na namang pagkakataon na ang hustisya parang mailap para sa mga pangkaraniwang individual lamang. Ngayon, huwag nating sisihin ang bansa po natin. Huwag po nating sisihin ang batas. Kasi batas is para sa lahat. Baka kasi sabihin po ninyo, nako, mayaman na naman ang involved, makapangyarihan. Pagka mahirap, nahuhuli ka agad. Hindi po kasalanan ng batas yun. Ang batas po ay para sa lahat. Diba? Nakalagay po yan sa ating konstitusyon. Walang sino man ang pwedeng tanggalan ng kanyang buhay, kalayaan at ari-arian nang hindi dinidinig ang kanyang panig. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. At walang sino man ang hindi pwedeng pagkalooban ng pantay na karapatan. No person shall be deprived of life, liberty or property, nor shall any person be denied the equal protections of the law. Kaya alisin po natin sa isipan natin ang mayaman at mahirap. At huwag nating isisi sa batas. Ang kasalanan nandoon po sa punto na tayo ay mahirap at tayo ay mayaman. Either doon sa dalawa. Pag mahirap ka, unfortunately, hindi ka makakakuha ng enough resources para protektahan ka ng batas. Kasi ganun eh. Ang batas, nandiyan po yan, pero tayo po yung gagamit. Ang problema, dahil nga mayayaman sila, katulad nitong si Gerald Bantag, si Arnulfo Tebas, mga makapangyarihan sila, hanggang sa ngayon nakakapagtago. Pero kung mahirap ka at wala namang sumusuporta sa iyo, hindi ka makakapagtago. Sino kakanlong sa iyo? 'Di ba? Gusto ko lamang bigyan ng emphasis sa punto na ito, mga tol, na hindi porket nandito ka sa Pilipinas, pagka mahirap ka, suwa ka na kagad sa oblo. Pag mayaman ka, makakalagpas ka. Walang ganun. Nahihirapan lang talaga ang ating authority dahil nga po sa resources nila. Pero wag natin sisihin ang ating gobyerno, ang ating Philippine National Police, kung bakit hanggang ngayon hindi po nahuhuli si Gerald Bantag. Sisihin ninyo yung mga tao na kumakanlong sa mga tao na ito. Hindi po ang ating alagad ng batas. Maliban na lamang kung merong direktang ebidensya na ang nagkakanlong mismo sa mga tao na ito ay ang alagad ng batas. Pero wala namang ganun. Like for example, what had happened dito kay Ricardo Solweta, ang co-accused nitong si Gerald Bantag. Diba? Kinanlong siya ng kanyang kamag-anak. Alam ng kanyang kamag-anak na siya po ay wanted for murder para sa pagpatay kay Percy Lapid at kay June Villamor. Pero sa kabila noon, tinago nila. Nagkabukuhan lamang nung ito ay nakaramdam ng paninikit ng dibdib, hindi makahinga at dinala sa ospital at doon pumanaw. Kaya ngayon, pinag-aaralan po ng ating Philippine National Police kung ang mga kamag-anak ba na ito ni Ricardo Solweta, partikular ang kanyang kapatid, ay sasampahan ng obstruction of justice. Pero I believe baka hindi mag-prosper yon kasi lukso ng dugo ang pinag-uusapan eh. Kahit sino naman siguro sa atin, kapag ka kamag-anak natin, immediate family, mahal natin sa buhay, hanggat maaari, itatago natin yan dahil ayaw po natin yang makulong. Diba? Yun ang pangkaraniwang lukso ng dugo, maliban kung ikaw ay laging nasa tama at dapat. Kaya again, mga tol, antayin natin ang development sa kaso na ito. Alisin po natin sa ating isipan na porket nasa Pilipinas po tayo, ang batas ay para sa mayayaman lamang. Hindi po totoo yun. Ang batas ay para sa lahat. But unfortunately, dahil po sa sitwasyon natin bilang mahirap or sitwasyon nila bilang mayaman, parang pumapabor sa kanila ang batas. Parang lamang. Kasi nagagamit nila yung kanilang mga resources para sa kanilang kapakanan. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang, mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.